Yo, mega love shoutout sa ating mga kaiskonya niyan. Pag-uusapan lang natin or pabalik tanaw lang natin kung ano yung mga magagandang nagawa ni Isko Moreno nung siya'y nakaupo pang mayor ng Maynila. Balik tanawan natin kung gaano kabuting mayor, kung anong klaseng tao siya, kung paano siya magmalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Mapa senior citizen, ordinaryong tao, o estudyante. Panoorin natin ang storyan to ni Robby Andiray. Biguan na pag-social. Hi, I'm Robby Andiray. I am 21 years old and I am kidney transplant survivor. Ang kidney kasi, once na nasira siya, hindi mo siya mapapalitan. Parang pinangka na kami ng doktor ko na wala na, hindi na kapag ganyan na pag laas baba lang yan. Kumbaga, wala na, ang solusyon na lang talaga is transplant. Kasi, ewan naman kasi yung transplant, diba? Tapos, yung transplant ko ngayon, abot ng 2.3 million, tapos iba pa yung sa workout. Parang, hindi ko in-expect na may tao magbibigay sa akin or magtataya sa akin para bumalik ako sa pag-aaral at sa normal na buhay. Sabi niya sa akin, makakabalik ka sa pag-aaral lahat na parang may mga pangarap mo. Basta, yung totoo lagi sinasabi niya, tutulong siya hanggang sa abot ng mga kaya niya. Siguro, kung hindi ako na-transplant, baka umiikot pa rin yung buhay ko sa dialysis. Isa pa sa rason bakit ko kinuha ang course ng social work. Thank you so much for everything that you've done for me. Thank you for giving me another chance to live in a normal life. Thank you for giving me another chance to go through my dream. Thank you dahil pinayaan mo ako kung makalalayin kita bibiguin kapag social worker na ako. Isa na ako sa kasama. Yun yung tao na nabigyan ng pag-asa ni Isko Moreno. Yun yung tao na, alam mo yun, yung parang wala na. Kasi 2.3 million, hindi ganong kadaling kitain o hanapin yung ganong kalaking halaga. Pero hindi nakakapanghinayang tulungan. Bakit ka mo? Nakita nyo, kumuha ng kursong social worker, may balik. Sabi nga niya ron eh, ayaan mo Yorme, pag naka-graduate ako, ha, sasamahan kita sa ginagawa mong pagtulong. Kasi siya mismo, sa kanya mismo nang galing. Sinugalan mo ako, salamat, sinugalan mo ako. Hindi naman puro pagtulong lang yung ginagawa ni Yorme. Kumbaga sa negosyo, huwag natin pag ano, i-sample lang natin. Kumbaga sa negosyo, di ba, merong kita. Hindi yung kapital lang laging kapital. Pero kung ano yung balik o kung ano yung sinabi nating pinuhunan ni Yorme sa kanya, hindi naman sa kanya yung balik eh. Sa Manileño pa rin. Gets niyo yung kabutihan ng tao? Ha? Yan, hindi scripted. Kasi mismong hindi si Yorme ang nagpe-play niyan, hindi si Yorme ang gumagawa niyan eh. Yung mismong natulungan niya. Nakaka-inspired ng tao. Bukod sa nakatulong ka na, naka-inspired pa. Diba? Kung sino man yung makakapanood nito, magugulat na lang eh. Grabe, nakaligtas ng isang buhay si Yorme. Bukod ron, yung naligtas niyang buhay, maraming bang buhay ang matutulungan? Parang iniisip kasi nung babae na bayad utang. Pero kung tutusin, yung utang na binabayaran niya, hindi naman para kay Yorme, para sa mga tao. Diba? Ganyang kabait ang isang Isko Moreno. Ganyang kabuti ang meron ng Isko Moreno. Hindi scripted. Hindi gagalaw pag malapit ang eleksyon. Di ba? Hindi tutulong dahil malapit na ang eleksyon. Nagsisimula pa lang pagkaupo, kalagitnaan, hanggang matapos ang termino o ang first term niya, tumulong siya. Hindi nagpakitang gilas. Hindi pakitang tao. Yan ang inidol natin o yan ang inidol ko o nagustuhan ko kay Mayor Isko Moreno. Sana sa bidyong to, maraming ma-inspired. Di ba? Maraming ma-inspired kung gaano kagaling ang Isko Moreno, tumulong tayo.
Wala namang ibang magtutulungan kundi tayo mga Pilipino o tayo mga Manilenyo. Sana nagustuhan niyo itong video nito. Alam ko, naninibago kayo, walang bakbakan. Pero mamaya, 9:30, abangan niyo po yung live ko. Maraming salamat mga ka-Iskonyan. Ingat po tayo.